una ka na. Hi guys, welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. Sam Wallace. Nakita niyo yung bahay. Layo ka. Nakita niyo? Big time. Natin ay nakita nyo naman sa intro, di ba? Ang breed natin ay French Bulldog, pero French Bulldog na uunahan ko na si Sir, maskless. Yeah. Grabe. Parang ang hindi lang French Bulldog ang gusto ko makita dito, guys. Loob ng bahay, interior. Home ano to? House tour. House tour na rin to na may French Bulldog na kennel visit, di ba? Kaya tara, pasok na tayo. Oh, ito na. Hello. Oh, ito na si Sir Justin. Sir Justin, pakilala ka po sa ating mga kawalas. Sir, hello po. Sir Justin, sige sir, pakilala ka po. Ako po si Justin Soriano po. Isa pong pet lover. Sa pets. Ano po ang iyong kennel, sir? Deluxe Bull Kennel. Oh. Wow. Deluxe hana, pang mayaman. Yun yung sa French. Oo. Pero guys, ang hindi nyo alam, ay dumalo na kami dito. Bago namin gawin tong vlog nito. Galing si Sir sa baba. Nakakalito to talaga, sabi ko nga sa iyo eh. Hindi mo makikita to kasi talaga ang laki ng bahay, malilito ka eh. Galing sa baba si Sir. Meron silang anong meron kayo dito? Mga cats. Meron kaming Scottish Fold na male. Tapos meron din po kaming British Shorthair na female. Parehas po silang blue. Okay. Tara tingnan natin to. Pwede ba, sir? Ako. Okay, let's go. Oh, sabi ko sa inyo, ano to eh, house tour. Bale, dito yeah, po, ito yung basement namin. Okay. Basement. Opo, nandito po yung catering namin. So, okay. So para lang po ito sa cats namin. Grabe, okay, no? Diba? Nalito ako, kala ko dito. Oo nga eh, akala ko din. Oh, mirror pala to. Tara, dito tayo. Oh, kamanay ko, nakita mo. Ito po yung British Shorthair. So this is Fendi. Ganda? Ganda. Anong pangalan niya, sir? Fendi. Oh. Fendi. Yung designer brand po ng Fendi. Yes. Oh. Tapos, yung nasa taas po, si Gucci. So, Gucci and Fendi. So babae talaki sila, sir? Opo. Yung nasa taas po, yung po yung male. Male. Oh. Ito. Tapos naman ito po, yung female. Pares po silang galing Ukraine. Oh, oh okay. Yes, sir, so import sila, sir? Opo, import. Sir Justin, may tanong ako. Ang ganda kasi ng pagkakagawa nito eh. Talagang ano to, naisipan nyo o talagang parang ito ang style ng para sa pusa? Actually, mixed po eh. Bale, nung time na ginagawa po kasi yung bahay na to, tumingin na po kami ng idea sa Pinterest. Okay. So, okay. By that, tapos kung makikita nyo po yung mga box na yan, ano po yun, ni-recycle lang po yan. Oh. Tapos, kumuha na lang po kami. Home bodies pala kayo, sir. Oh. Alam ko, yung sa pusa, ganyan talaga ang style. Oh, pero nga. Ito nga, yung parang, alam mo talagang sa pusa. Correct. Ito yung si screen ng ano eh, di ba? Oo. Ng screen door. Saka, sa pagkakalam ko, sir, doon sila nagpupup. Yes po. Okay, yes, po. Tama. Tapos dito na rin po sila naliligo. Ah, may naliligo. Na rin po. Okay, ang galing, no? Di ba? Nakagulat ako dito. Ganda, di ba? Pinakita na ito sa akin ng may weightless ari ng yan. Ang tawag yan, weightless. Grabe. Joke lang. 800,000. Grabe. Tsaka sobrang ganito, no? Oo, di ba sa ito? Merida, pang-practice. Pang-practice. So, Sir Justin, saan tayo? Next. Dito po sa main ground floor. Ground floor. Nakakalit yung bahay. Kaya kailangan, huwag dapat lalayo ang tingin mo dito kasi naku, maligaw ka. Sige, uh-oh. Sir Justin. Nakakalit yung bahay. Pero ang ganda. Oo.
Guys, mamaya may papakita kami sa inyo ni Sir Justin. Yung talent namin dalawa. Mamaya. Magpalitan sa taas. Grabe. Ito yung ano nila. Dining area. Pero at the same time po, dito po namin nilagay yung turtles para... Itong tatlo na to, lahat po sila red-footed tortoise. Mm. Red-footed? Yes po. Kasi parang may orange-red yung paa. Ganyan ba yun, sir? Yes, o yun po. Lang yung tawag sa kanila? Parang ganun po eh. Actually, diba, hindi po kasi ng papa ko yun eh. Grabe. Yan yung sinasabi ha, na may pamamana mo sa mga apo mo. Grabe. Ito yung malaki. Yes. Ilang taon na siya, sir? Nakuha po namin siya first quarter nitong 2020. So, siguro, yan, nag-2 years old na po. Sir, question, na-identify na po ba yung mga, ano nila, mga gender? Gender? Sa gender po, kasi parang based po sa mga nakakausap po namin. At least 3 years old po malalaman eh. Oo nga eh. So, sa ngayon po, mahirap pa po magsabi po ng gender. Tama, kasi nung nag-vlog kami, kay yung may barel, kay Sir Luis, meron din siyang ano doon, turtle, na buti na lang na mabait na laki ang kinalabasan. Kasi pag binili mo talaga siya ng maliit, hindi mo alam talaga kung ano ang mangyayari. Kaya buti na lang. Sir, Sir Justin, may question ako, sir. Yes po. So, tinanong na rin to ni Sam kay Sir Luis, hindi totoo na pag may alaga kang ganito. Ano yung sabi mo doon? Na pag may pagong daw, mabagal ang pag-asenso. Ay, hindi halata yata siguro dito sa bahay nila, no? Oo, mabagal ang pag-asenso. Hindi mo alam ka ba doon, Sir Jeffrey? Hindi po eh. Kasi po, depende po yan kung ano po ang... Gano'ng kasipag. Gano'ng po kasipag. Oo nga. Tsaka walang, sabi ni Sir John, yung tatay ni Sir Justin, walang masamang ginawa ang Diyos. Correct. Yeah, walang bad. Kaya yan. Ang tao lang ang nag-i-interpret. Yes. Diba? Correct. Kaya ang ganda. Grabe. Hindi pa tayo papanig sa Facebook. Dito pa tayo. Ang ganda. Dito ko nakita na ang ganda pala na mayroong kang dining area. Tapos, sa na may pa, matatanaw ka. May mga isda-isda. Grabe, yeah. Nuhan. Ang ganda, no? Diba? So, mahal to, no? Sir Justin? Malamang. May arwana din dyan, Han. So talagang itong pamilya nila, Sir Justin, guys, ay talagang pet lover. Lalo na yung tatay ni Sir Justin. Every morning, ang routine niya, yung turtle, papakawalan ba niya dito? O, papainitan. Papainitan. And then pagkatapos, ito, papakainin. And then, gagawin niya na yung routine niya. Every day, ganun. So ito yung talagang pang-start ng day niya. Oh, tsaka sobrang pet. Ganda nila. Grabe, no, relaxing. Pwede ba tumuntong dito siya? Pwede. Pwede naman takot sa tao, no, sir? Sa lupay. May tao at malapit sila. Hindi, papakainin sila eh. Ay, may ano sila, ay, no, arwana. Oo, yan, no. Laki, no. Grabe. Diba guys? Yeah? Anuhan? Ganda. Ganda, diba? Lodi. First floor pa lang to, ha? Sa ano pa lang tayo, first floor. House floor, eh. Bali, papunta po tayo sa kennel namin. Wait lang, sir. So mga kawala stick, ang kennel ni Sir Justin ay nasa tuktok ng napakaliit na bahay nila. Nakikita nyo naman, di ba? Hindi, biro lang. Sobrang laki ng bahay nila. Sa taas nila, nilagay ang mga aso nila. Papanig kasi ganito. Ayan na. Unti-unti mo nang nararamdaman ng mag-aaso kasi may stainless na. Okay, nag-stainless na yung hagdanan. Kanina kasi may wood eh. Hope, bitinin ko muna kayo dito sa hagdanan.
Guys, please welcome Deluxe Bully Kennel. So guys, andito na tayo ngayon. Ayan. Nakakita nyo naman, di ba? Ang ganda, di ba? Ayan o. Very unique. Sa lahat ng napuntahan natin, iba yung kennel. Nasa baba, wala sa bahay, di ba? Minsan naman, nasa garahe. Ito, iba. Nasa tuktok ng bahay nila. May ano rin naman talaga na yung amoy, hindi ka kapitbahay. Yes. Mahiya mo ng kapitbahay dito. Grabe ang mga kapitbahay dito. Hindi ka pwedeng... Pag ikaw tao, tatawol-tawol ka, hindi ko pwede. Dapat talaga, ito, nahimik lang dito sa ano. Kasi executive sa executive ng village na ito, grabe. Saka sobrang ganda, ayan o, sobrang laki no, sir. Buong rooftop, ginawa niyong ganito, sir, tama. Grabe, no? Kasi sa ito lang, gandang-ganda ako dito. Matanong ko lang. Tatanong ko na, ha? Kasi kilala niyo na, mga Koala Sticks. Deluxe Bully Kennel by Sir Justin Soriano. Ngayon, tanong natin, kailan nagawa to, Sir Justin? Nagsimula po itong kennel po namin nitong mid-2019. Okay. Tapos din po yung kennel po namin ng 2020. One year. Diba? Sobrang ganda kasi. Sa totoo lang, may kwento to pero hindi ko na ikukwento. Hindi ko na ang pinaka masasabi ko lang, tapos na. Sobrang diba? Ganda. Ayan, no? Tapos na. Pero guys, may bala kayo, sir, na mag-iba pa. Kung may bago pong opportunity, why not? So, ito ang kainan. Same dito, sir. Grabe, hindi kayo mahilig sa stainless, no, dyan? Kung nainis-inis pa to, baka gold dyan. Baka 18 karat. Starter pack pa lang tong kainan na to. E, paano pa kung ano? Alam ko, sir, gold yan, malamang. Gold ang mga ilalagay na nila kasi syempre, gold ang business nila. Guys, ito nga pala yung logo ng Deluxe Bull Kennel. Hindi halatang nag-aalahas. Hindi halata. 18 karat, gold. Diba? Grabe. Ganda ng. Talagang French Bulldog siya. Tsaka, so sabihin mo na nga, kasi syempre, may ano yan, hindi basta nag-breed si sir. May program siya. So sir, isabihin mo nga kung ano yung program mo, kung bakit ka nag-French. Okay. Nung pumasok po ako nung 2017, that's the time na nailab ako sa French Bulldog. Ang una pong nakita ko French Bulldog is color blue. So sabi ko, ang cute naman nito. Parang gusto ko mag-alaga nito. And then yung sabi ng family ko, baka pwedeng pumasok na tayo sa breeding instead. Kasi why not? So nung na-explore na po namin yung mga colors, lumalim na po yung mga natututunan ko bukod po sa pangangalaga, pati po sa mga kulay at siyempre pati na rin sa mga kapwa breeders po. So nung tumagal po, ito po yung gusto ko pong i-introduce sa community ng French Bulldog. Sir, nice to kita. Akala ko French lang talaga. So may ibig sabihin pala yung bawat French na yan, na aso na yan. Sina sir, ano yun? Kung makikita po natin, bukod po sa iba-ibang kulay po sila ng five color, which is ito po ay blue, chocolate, tsaka lilac. Pero kung titignan po natin yung mga bibig po nila or yung mask nila, yan po yung tinatawag recently na maskless. Ito so, sir, this yes one. Po. Dito po. Walang dumi, kumbaga. Opo, walang dumi, kumbaga. Okay. Yung pala, ngayon ko lang nalaman yung sir, sa'yo lang. Oo, sa'yo lang. Nasabi ni Sir Untouchable, si Boss A. Pero sabi niya, ito, muscles to. Sabi ko, ano yun muscles? Kulang sa muscle yung mukha. Pagka yung naiisip ko, hindi pala. Kay Sir Justin ko lang nalaman na kailangan pala
para matawag na maskless is walang itim sa ganito. No? Oh, okay. More of sa bibig. Sige, pakita na ni Sir Han. Sige, pakita na nga ni Sir kung ano yung sinasabi ng maskless. Para mas maliwanag, nagdala si Sir ng maskless at hindi maskless para ipaliwanag niya. Di ba? Para informative tayo dito. Go. Ito po sa part na to, makikita po natin ang isang gluta na maskless. Tsaka ang sample po ng hindi maskless ng aso. Okay. Parehas po silang gluten. Ang pinagkaya po nila, ito po, si Ring po ay isang maskless po. So makikita po natin diferensya. Yung cantons po umabot na sa nose. Tapos yung dito po ay kay Gwen, hindi po umabot sa kanya yung cantons sa ilong. May tantons po. So yun pala yun. Ito po. Ganda. A tired dog is a happy dog. Ito po yung mga batch po ng maskless ko. Dito po sa lugar na ito, puro po babae lang ito. Ito po nakuha namin to kay Sir Aris Alvarez, itong dalawa. Untouchables. Nang untouchables. Ito, saka ito. Okay. Ito pong dalawa ay lilac tan maskless. 1 year old na po. Oh. 1 year old na po silang dalawa. Female. Females. Okay. Female. Alam nyo ang bentahan ni Sir Aris. Okay? Yun lang masasabi. Actually, na ano na yan, na nasa previous vlog natin. Yes, ha? Yes. Tsaka ito ay galing po sa China. China siya. So, import siya. Import po. Female sila. So, sir, ibig sabihin, naka-first hit na sila. Hinihintay na lang yung second hit. Waiting na lang po. Okay. Grabe. Magkano kaya papi nito? Ano si Sir Justin? Kasi nasaksiyan ko to kung magkano to eh. Hindi ko sabihin. So itong dalawa, ano pangalan niya? Tracy, tingnan nyo. Ha? Baka nag-aabang kayo ng puppies. Ayan. Oh, Tracy. Tapos yung isa, sir. Si Ashpol. Grabe ang ganda, mga pangalan, no? Maganda. Oh, abangan nyo ang breeding, ha? Deluxe Bully Kennel. Ito yung favorite ni Sir, eh. Oh, sino itong favorite mo, sir? Ayan, yan. Ito yung favorite ko, si Marina, or ang shortcut niya po is Rin. Bale, ito po ay Blutan Maskless na quad carrier, no pied, no brindle. Okay. Na ito po ay isang anak ni Under Armour, ni Warden EY Kennel. Oo, kay Bosegay. Opo, kay Bosegay. Pero nabili ko po ito kay Paul Drexler Guinness. Okay, so ilang taon na siya? 1 year and 2 months. Okay. Waiting na lang din po sa second hit. Okay. Warden EY Kennel, alam niyo na, bigatin. Kaya malapit na rin po. Kaya nag-aabang ng quality pop. Ayan, oh, nakahanay na. Oo nga, diba? Sobra. Kasi itong isa parang aliit. Next, itong isa. Ito pong isang to ay Chocotan Maskless na female. 4 months old po, siya po yung pinakabata ko sa maskless. Pero ito po ay galing po sa breeding ni Sir Dian Hernandez. Mm. Ilang taon na siya, sir? 4 months old. Ah, 4 months pa lang. Female din yung hand. Female din po. Ha? Nakita nyo, ha? Female lahat. Di ba? Iba to. Talagang may program siya. May goal siya. Sir, sa pagpapakilala mo sa mga French Bulldog mo, parang may nakita akong unique, guys. Nakikita mo na to, pero bakit ko nasabing unique? Ito, sir, oh. Yung water. Yung water niya, guys. Kinat niya, oh. Oh. Tapos, oo nga naman. Para... Lagay ka na lang, hindi mo na kailangan tanggalin, di ba? Tsaka ang maganda dyan, pag yan ay hindi nakakat, at paano mo malilinis yung loob? Ang galing nito, kaya nasabi ko yung unique to, kaya ayun o, pag naubos na, lagay na lang, tapos pag madumi na yung bottle, hugas lang, tapos tatakpan mo, kasi baka para mapunta na insect. Walang insect o walang, ang galing ng pagka, sino nakaisip yan, sir? Ako po. Experience lang din po. Ang galing, no? Gayahin natin yan. Dancer to eh. Mamaya, pakitaan niya namin kayo. Ah, magtitikto kami mamaya, ha? Papakitaan namin kayo, ha? Galing, no? Han? Grabe, oh. Kaya kayo, gayahin niyo, guys. Galing. Ang galing. Very smart na. Oo, ang galing. May ganyan. Galing, sir. Op, dito, lalampasan muna natin, ha? Para ma-excite kayo, ha? Huwag muna. Doon muna tayo sa mga... Other females, other no? Other female. Sige, grabe tara. Si sir. Grabe, sir. Ilan lahat ang aso mo dito? 15. Grabe, no? Puro babae lang. Puro female. Wala siyang stud. Sir, bago tayo magsimula dyan, bakit nga ba hindi ka pa naghahanap ng pang-stud mo? Before po kasi, nung
bumili po kami ng mga females po. So, tinatansya rin po kasi namin kung ano yung nababagay na male para sa mga kukunin naming aso. Tama. So at the same time po, kasi sa perspective ko po kasi bilang breeder, wala po kasing perfect dog eh. Pero meron pong laging ideal dog. Ah, so, alalaman mo na. Grabe to, no? Ulit, sir. Walang perfect wala dog. Pong perfect dog, pero may ideal dog. Okay. Grabe. Kasi Han, pinapa-DNA niya yung mga dogs. Oo nga pala guys. Kung makakakuha kayo ng puppy sa kanya, guys, napaka-formal nito. Ipapa-DNA niya para alam mo kung ano yung pinanggalingan ng kulay. Alam mo yung bloodline. Napaka, parang siya lang yung nakita ko na ganun. Mm. Bakit, which sir? Is, mm. Which is, Han, ang DNA ay magkano, sir? Around 10 to 12,000. Depende po sa mga kulay na ipapa-DNA niyo. Ah. 10 to 12,000. So, sir, pag bumili sa'yo ng puppies, kasama na yun. Kasama na po. Mati. Kasama na po. Grabe, diba? Napakaayos na breeder bakit, nito. Bakit kailangan ganun? Bakit nga pala kailangan na ibigay mo yung DNA? Okay, para po sa akin, kaya po po sinasama na yung DNA. Number one, para po maiwasan yung mga scam saka yung fraud. Dahil po nasa larangan po tayo ng mga aso na may kulay. May kanya-kanya po tayong program sa kulay at the same time, malalaro din po natin yung quality or yung structure na kailangan ayusin. Okay. Para po makapili kayo ng kuning gusto nyong kanino mo ipapastyle, style, kanino yung papastyle. Yes, tama. Opo. Galing. Sa kanya ko lang narinig yun. Kaya ganun. Sir, okay. Saludo ako sa'yo. Saludo ako sa'yo. Sige! At gusto na makita ng mga tao yung mga friends mo. Sige, sir. Ito po, anak po ni Under Armour po. Again, linya din. Linya din po ni Aston. Ito po ay 8 months old. Gluten Keri's Cocoa. Or yung non-testable na chocolate. Okay. Ilang buwan na siya, sir? 8 months po. Okay. Kung isang pinaka-maingay. Ito, ito. Alam mo ba kung bakit maingay? Sige, sir. Maingay po to kasi po mated eh. Oh, wow, huwag na natin lapitan. So, mated na to. Ito ang aabangan mo. Okay. Ayun. Okay, sige. Ito pong female na to, mated po kay Ferrari. Si Ferrari po, owner po ni Dustin Concepcion. Siya po yung may pinakamaliit na lilac tan maskless na quad carrier dito sa Pilipinas. Okay. At hindi lang po sa Pilipinas yun ah, pati po sa buong mundo. Grabe. Alam na ni sir. Talagang correct. Bago pa lang siya, pero talagang inaaral niya. Oo. Inaaral niya nice, talaga yung nice. French Bulldog. Ito okay. Naman. Ito, ano ba tawag dito? Cream! Cream po. Okay. Opo. Anak din po ito ni Under Armour. Oh. Ito po, bigyan ko lang po kayo ng short story. Ito pong litter na ito nung 2021 po. Ito po yung may magkakapatid na 8. Okay. Opo. Ito po, nung time na si Mies po yung naging mommy nila, parang yan po yung survivor. Kasi nung time po na kinuha siya dun sa mommy nila, hindi po siya mukhang puti, mukha po siya dilaw. Naligo na po okay. Sa poop nung time na si Mies na. Pero buti na lang po. Ayun po, lumaki na po siya dito. Okay, grabe, no? Ang bait, oh. Bait, oo. Di ba? Sige, next tayo. Ito rin, no? Parang ito, sir, anong DNA result dito, sir? Ito po, Lilac Tan Platinum po. Oh. DNA tested po nila Mario Nakino at saka ni Kuya PJ Ferrer. Bakit nasabi na Lilac? Kasi tingnan mo yung nose niya, liver nose. Ito, dark nose, di ba? Yun. Ayun, no? Platinum siya, no, sir? Opo, Lilac Tan Platinum. So, ilang buwan na to, sir? Ano po, 2 years old na po. Oh. So, antay din ng breeding dito? Antay din ng ano? Ano po, nanganak na po siya. So, yung puppies po dito, makikita po natin mamaya. At wow! Kung bakit ko rin po siya ginamit sa ganung male. Oh, di ba? Exciting. So, informative. Tsaka, ang ganda. Iba sa cage, mamaya tinapakita natin. Sige. Ang ganda niya, hindi yan. Kahit nasa cage siya, napakaganda niya. Next. Yun, maganda din. Ang liit. Maliit siya. Oh, yan naman. Ito po, sila pong dalawang magkapatid.
nakuha po namin to kay Sir Aris Alvarez last 2021. Okay. Ito po ay Lilac Tan Masles na carrier po ng Testable Chocolate or yung Rojo na tinatawag. Okay. Opo. Anak din po sila ni Lil Bastos, okay. Isabella Tan. Oo, oh, no. Oh, anak yan ni Lil Bastos. Oo nga, kaya pala. Ang liliit no, sir. Ilan ba na sila, sir? Pandak sila. Ano po, 10 months old. Oo. Oh, silang dalawa. Sila. Ang ganda. Grabe, liliit, no? Oo. Oh. Oh, ganda. Grabe. Lil Bastos ba naman eh? Alam niya naman si Lil Bastos eh. The best of the best, di ba? So guys, ang next na ay patis. Pero bago namin ipakita yung patis, ano nga ba ang routine ni sir sa mga friends niya? Morning, matanghali, hapon, paano niya pinapalabas? Paano ba, sir? Pinapalabas po namin yung dog sa morning. So, pagka po pinapalabas po namin sila, usually isang oras po. Tapos, habang naglalaro po sila, that's the time na naglilinis na po kami ng mga tama, para may time talaga. So, ano, mga kawalasik, wala nang bagal-bagal. Sige, sir, palabasin natin to. Guys, habang inaantay natin yung paglabas nila, sarap din. Sarap kumira din. Sobrang lamig. Hindi kasi umuulan eh. Pero maginhawa pa rin siguro kahit panghali o ano. Kasi, oo, sobra. Butas, eh. Sobrang, talaga, oh. Sobrang ganda. Kita mo lahat. Ang ganda, no, An? Ganda dito. Talagang parang... Kung may ideal dog, may ideal house. Itong house nila, ideal house. Napakaganda, guys. Bali, maganda rin yung pagkakaano nila dito. Oo, oh, pagka-plan. Kasi sa, sobrang sabi ganda. Sa akin ni Sir Justin, hanggang ngayon, wala pa silang namatayan. Oo. Wala pa silang namatayan. Which is good, di ba? Oo. Yan na, lalabas na sila! Masaya to! Go! Ganto kayo dito every hapon ang sarap, di ba? Oh, umuulan, malamig. Sa umaga. Ang dami, no? Grabe, Sir Justin. Grabe. Sir Justin ang papandak, no? Pandak sila, sir. Ilagay mga lahat doon. Sir Justin, para ang pandak nila lahat. Para ang liliit, akala mo, ano eh. Yun, ang liliit, grabe, sobra. Na nagkagulo na ang buhay dito sa taas. Bardagula na siya. Bardagula na. Sir, so paghapon, ilang minutes? Pagkahapon po, mga 30 to 40 minutes. Bago sila kumain? Bago sila kumain. So ang pagkain mo dito, umaga tsaka? Umaga, minsan hapon, oh, tapos gabi. Oo. Rin, ang favorite ni sir. Sir, bakit ba yan ang favorite mo? Pakilala mo ngayon si Rin, sir. Ito po si Rin, kaya po siya yung favorite ko. Siya po yung unang-una kong naging maskless na asa dito sa Kenya. Ang ganda ni Rin, sir. Ang ganda niya. Rin! So, siya ang favorite ko. Siya ang favorite. Ayan o, ang ganda. Siya yung una mong French ba, sir? Hindi naman po. Pero ang ganda niya.
ito na ang pinakaantay natin. Ano ba itsura ng puppies? Napakaganda nito, guys. Tsaka informative pa rin to kasi papakita niya yung dam, which is the female na anak niya yung mga puppies, at papaliwanag ni sir kanino niya pinaistad, binangga, at bakit. Yeah. Sir, pag umaga, pwede na rin sila dito, no? Ayan, no? Ang ganda, oh, Han. Kitang-kita kasi sila, Han, eh. Kahit black. Puro babae. Ay, grabe. Famous to. Puro babae niya. Okay, guys, ito na ang pinakaantay natin. Sobrang cute ng mga French Bulldog. Oh, ito. Grabe. Diba? Grabe. So, ayan na. Ito na. Andito yung mga puppies. Andito yung nanay ng mga puppies. Papaliwanag sa atin ni Sir Justin kung bakit ito ang programa niya ngayon. Okay. Oh! Baka may magtanong, sir, sa unahan na kita, may available ba dyan? Meron po tayong available, tatlong females po. Oh my God, makikita po natin dito sa apat na to, puro females po ito. Wow. Ito po, nareserba na po sa akin. Ito, nareserve na. Tapos ito pong tatlong to, available. Ang available. Wow. Ang gaganda. Sige, pakita natin. Thank you! Oh, ayan, hello! No? Oh, tingnan mo, side view! Oh. Oh, hello! Noseless! Oh, next! Ito naman, sige, Han, go! Hello! Hi! Hi! Ang cute, Han! Ang ganda! Itong isa! Oh, ito, pick ko! Guys! Ito, pick ko, maniwala kayo sa akin! Bakit niya yung pick ko? Secret! May kanya-kanya yan, pag tumibok ang puso mo, yun yun! Bakit niya? Bakit nga? Ang maganda kasi, pupunta ka. Okay, para makita mo. Hindi, doon titibok ang puso mo eh. Hindi, titibok ang puso mo sa television, sa YouTube. Okay. Pag napuntahan mo, nakita mo ng personal, doon mo malalaman. Kung bakit. Oo. Oh, sige, hindi ko na ipapakita to kasi sold na to. Ito isa. O sige, sir. Nakita nyo na mga puppies. Tatlo pa ang available. Bahala na kayo, Justin Soriano. Ha? Ngayon, sir, bakit nabuo tong programa na to? Ginamit ko po na female ay isang lilac tan platinum. Ito. Yan po yung mami nila. Pag-pang-pang. Oo. Oo nga. Oo. Tsaka sobrang ganda ng color niya, no? And then, sir? Ang lilac tan platinum po kasi, meron pong 2 copies of blue, 2 copies of cocoa or non-testable chocolate. Meron pong 2 copies of tan, tsaka 2 copies of cream. Kung titingnan po natin, ang general po ng platinum ay parang cream. Oo. Pero hindi po yan yung ordinary na cream. Meron pong siyang kinocover, which is yung lilac. Lilac tan. Okay. So yun po, since ito pong lilac tan platinum po ay may 4 na kulay po. At bago po ang kulay na Isabela or yung mga testable chocolate or yung kung sabihin na rojo, yung po yung kulang sa kanya. Ah. So dahil po yun yung kulang sa kanya, doon po namin na isip na pagpasok ng panibagong kulay na bukod sa meron pa siyang 4 na kulay. Okay. So kung makikita po natin dito sa 4 na to, ito na yun. Meron po silang 5 kulay na dinadala. Mm. So ano yun, sir? Sa visual po nila, makikita po natin is blue tan. Pero okay, dahil po meron siyang 2 copies of blue, 2 copies of cocoa, pagod na. 2 copies of cream, saka yun po, galing po sa sire na si Lil Bastos ay Isabela tan, doon po nila pinasa yung tig 1 copy sa kanila. Okay. So ito po ay blue tan, Keris, cocoa, Keris cream, Keris testable chocolate or yung rojo. So makakagawa po ito ng Isabela tan, new shade choco tan or yung rojo tan kung tawagin. Rojo tan. Rojo tan. Pati new shade Isabela tan. Kulay po yun ni Game Over. Si yun, galing po kay Sir Aris Alvarez. So, ang pinakamaganda kasi dito, female to. Female lahat. Oo, oh, oh, female lahat. Diba? Ganda. Oh, yun. Tsaka yun. Sobrang cute. Oh. Sobrang cute nila, Han. As in. Sa totoo lang, ang dami natin nalaman dito kay Sir. Oo nga. Yeah.
Sir, pag nagsalita ka, parang DNA test. Ma'am, meron pa po pala ako idadagdag. Okay. Since yung mami po nila ay may dugo ng cream, ito makikita po natin. Oo. For sure, meron din po sila nakuwang cream. Yes. So, dahil po nasa Padbowler po tayo, makakagawa din po sila ng platinums. So, pwede rin po sila makagawa ng Isabella Tan Platinum, New Shade Choco Tan Platinum, or yung Rojo Tan Platinum, pati New Shade Isabella Tan Platinum. Mm-hmm. Grabe, sobrang ganda. Tingin kayo dito. Hindi basta ito nag-breed eh, no? Oo, sobrang ganda. Talagang pinoprogram niya talaga. Oo. Magaling, 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 magaling. Sir, dahil dyan, isa kang certified Wallace. Saka certified, ano, grabe, sobrang ganda. So sir, nasabi mo na lahat. Talagang busog ang utak namin. Ang tanong, pag may nag-inquire, nagkagusto dito, saan ako kontakin? Pwede niyo po akong i-message sa Facebook ko, Justin Soriano po. Didiscuss ko po sa inyo yung mga detalye po nito. At the same time, pagka po kinuha niyo po yung puppies na to, kasama na po yung DNA. Kapag na po fake ang DNA, guaranteed money back. Wow! Ibig sabihin guys, hindi niya kailangan ng pera niya. Hindi, maayos na tao to. Biro mo, dini-DNA pa yung correct. Ano mo, di ba? Tsaka nagulat ako, Han. Nagulat ako kung paano mag-rehome to. Oo nga. Kung sabi na natin, kung magkano, babalik kayo. Pag nala, i-message nyo para malaman nyo. Diba? Tsaka ano, quality ain't cheap. Oo. Pay to play pa rin. Pay to play, quality bull eh, di ba? Mm-hmm. Oo, ano? Tsaka female noon. Female lahat dyan. Wala kang talo dyan. Wala. Correct. Eh, oh. Ito ang gundo. Handihan. Dito tumibok ang puso ko. Dito tumibok? Oo. O sige. Kapatibukin namin ang puso mo yung isang malupit na. Gusto ko lang din po pasalamatan yung mga taong mga naging parte dito sa aking kennel. Yung mga taong gumagabay, mga tumulong at tumutulong sa akin dito sa aking kennel. Gusto ko pong pasalamatan sila Boss Egayap, sila Kuya Daisy Cruz, pati po sila Sir Aris Alvarez, pati po yung mga nauna ko din po mga mentor, sila Kuya Scott Chua, at higit po sa lahat si Ate Aris Matsumoto. Kung wala po sila, hindi po ako makaka-achieve ng ganito pong klaseng mga proyekto dito sa aking kayo. Ang gaganda, no? Galing. Ganda.